LB presidential candidate Benigno Aquino III lamang na may higit 4 milyong boto sa partial official count ng COMELEC. Manny Villar, Gilbert Teodoro, Richard Gordon, JC De Los Reyes, Eddie Villanueva tanggap na ang pagkatalo sa presidential race. Pangulong Arroyo handa na raw sa mga kasong ibabato sa kanya pagbaba sa pwesto sa Hunyo. Cardinal Rosales, nang hihinay naman kay GMA dahil hindi raw nito nagawang maging isang mabuting pangulo. Sa karera sa pagka-vice-presidente, Makati Mayor Jeju Marbinay humahataw. Senator Mar Rojas na pag-iwanan na sa number 2. Mga re-election ni Senator, dating Senador at anak ng mga Senador, pasok sa Magic 12. Picos Machines tagumpay na iniraon ang first automated election. At alamin ng mga artistang nabigo makasungkit ng pwesto sa City of Stars. Magandang gabi, ako po si Paolo Bediones. At ako naman po si Cheryl Cosim. Simulan natin ang aksyon sa mabilis na resulta ng eleksyon. Dahil singtuloy ng pagpasok ng mga numero ng mga kandidato, ay siya rin bilis na pagtanggap ng pagkatalo kay Liberal Party vet Noynoy Aquino. Narito ang report ni Royce Sibal. Isang masayang Noynoy Aquino ang humarap sa preskon sa Hacienda Lubisita kanina. Malaki man ang lamang sa kanyang mga kalaban, hindi pa rin daw ito ang tamang oras para magdeklara ng pagkapanalo. Lalo't ang katandem niyang si Mar Rojas, tagilid sa laban sa pagiging pangalawang pangulo. May readjustment pa rin. No? Dahil nag-umpisa tayo dito, talaga para napakabigat ang laban. At tapos nakita natin yung support na pinapakita na sa bayanan sa lahat ng pinunta natin lugar. Hanggang sa lawat ni Locos Norte at hanggang sa Wanda sa kabilang ulo, eh talaga naman po nagkaroon tayo ng bilik na mukhang gumisong ng taong bahay na yung makagusto ng taong bahay ng hihirap. Ito ang unang beses na lumabas ng bahay si Aquino matapos bumoto sa Tarlac kahapon. Sa kanyang maikling statement, nagpasalamat siya sa lahat ng bumoto at nagtiwala sa kanya. Aminado rin siya na pinag-iisipan na niya mga taong kanyang iuupo sa kanyang gabinete. Pero isa na ang tiyak na pasok rito, si Dinky Suliman na ibabalik niya raw bilang sekretary ng DSWD. Bukas din daw siya sa posibilidad na kunin sa kanyang gabinete ang pinsang si Gilbert Teodoro. Tinawa na naman ni Noynoy ang akusasyon ni dating Pangulong Joseph Estrada na daya ang resulta ng eleksyon. Pero aminado ang senador na nagulat siya sa laki ng lamang ni Jeju Marbinay kay Mar Rojas. Umaasa naman daw siya na kapag pumasok ang canvassing ng mga boto galing sa Visayas at iba pang vote-rich provinces, makakahabol na rin si Mar sa vice presidential race. Ayaw naman itong magkomento sa maagang pag-concede ng kanyang mga kalaban. Yan ang aksyon mula rito sa Tarlac City. Royces Nagit Sibal, News 5. Isang araw matapos ang botohan, ilang kandidato na ang tumanggap ng pagkatalo o nag-concede. Unahin na po natin ang mga tumakbo sa pagka-presidente. Unang-una na nag-concede kanina si Senator Manny Villar ng Nationalista Party. Sa kanyang preskon, binati si Villar si Aquino o binati ni Villar si Aquino sa kanyang panalo. Bagamat nalungkot, nangako itong ipagpapatuloy ang kanyang pangako ng kampanya nang tapusin ang kahirapan. At ang sabi niya, bagamat ako ay hindi pinalad, ang aking pangarap na tapusin ang kahirapan ay hindi pa nagwawakas. You'll continue to be the champion of the poor daw, sabi niya. Sumunod kay Villar na nag-concede si JC De Los Reyes ng partidong Ang Kapatiran. Ayon naman kay JC, susuportahan niya ang pamumuno ni Aquino. Pero, pag binasa natin ang kanyang statement, medyo may patigitan siya ng konti. Senator Aquino is not one with us in the radical reforms we need for our country, but I will support his government in the other reform efforts that we have in common. Sa kanyang statement naman, para formal na ipahayag ang kanyang pagka-concede, nanawagan si Senator Richard Gordon sa ating bansa na magkaisa sa pagsusuporta kay Aquino habang pinuri ang resulta ng automated elections. At ayon naman kay Gordon, I would like to congratulate Senator Aquino for his spectacular victory. I call upon the nation to unite and support him. At kanina rin humarap sa media si lakas kapi CMD vet Gilbert Teodoro para i-congratulate ang kanyang pinsan na si Aquino. At ang sabi niya, huwag niya sayangin ang pagkakataon na ito para maisulong ang pagbabago ng sistema ng gobyerno na hindi nagkakaisa at nagkakawatak-watak.
At huli na naman na nag-concede ngayong araw si Brother Eddie Villanueva ng Bangon Pilipinas. At sa kanyang statement, nagpapasalamat si Villanueva sa lahat ng Pilipinong bumoto kahapon. Salamat sa lahat ng Pilipinong nanindigan para bumoto at naglukluk ng kanilang leader sa pwesto. Yan ang kapangyarihan ng eleksyon. Samantala, tanggap nga rin ni Lakas kang PCMD Standard Bearer Gilbert Teodoro ang kanyang pagkatalo. Hindi man niya ito minasama, may hinanakit naman siya sa mga kapartidong nang iwan sa kanya sa ere. Narito ang report ni Errol Kabatbat. Ang dati mahirap hagilapin at kausapin na si Gibo, masaya at makulit ng humarap sa News 5 kanina. Kwento niya, nakahinga na siya ng maluwag. Higit sa lahat, tanggap na rin daw niya ang pinsan niyang si Senador Noynoy Aquino ang susunod na pangulo ng bansa. Nagsalita na sa aking palagay ang ating bayan, meron na silang napili na bagong pangulo ng Republika ng Pilipinas at ako'y bumabati kay Senator Aquino. Panawagan nga lang ni Gibo kay Noynoy, pangunahan ang isang gobyernong magbubuklod at hindi maghihiwalay sa bansa. That idea should permeate and perpetuate. That idea of national unity, positivism, professionalism in politics. Dagdag pa ni Teodoro, wala siyang masamang bagay na itinanim. Kaya taas na upan daw siya kahit hindi siya pinalad na manalo. I didn't do wrong to anybody. I served my country well. I didn't steal a single peso of Philippine money. I have a record probably that I can hold up to anybody's. Pero kung may hinanakit man si Gibo, ito'y ang mga tinuring daw niyang mga kaibigan na iniwan ang pilotong gaya niya sa ere. Maging sa media, may tampo rin daw siya sa ilan. The people here in front of me have been very fair. But those that are not here, I'll have to reserve my judgment. Sabi ng dating bar top notcher, balik ulit siya sa pribadong buhay. Buo na rin daw ang desisyon niya na huwag tumanggap ng anumang posisyon. Kahit pakaanak niya ang magpapatakbo ng gobyerno. Ang mahalaga raw ngayon ay ang kanyang pamilya at ang ambisyon na matutong kumanta. Sabi ni Gibo, hanggat hindi nagbabago ang sistema ng gobyerno ng bansa, hindi na siya babalik pa sa politika. Errol Kabatbat, News 5. Sakaling si Noynoy Aquino na ang susunod na presidente ng Pilipinas, ano-ano nga ba ang maaasahan natin sa kanya? Kung ang kanyang mga pangako o pinangako nung siya'y nangangampanya ang ating pagbabasihan, ito po. Sabi ni Aquino, hindi raw pwedeng hindi bibigyan ng closure ang mga nakabingbing kontrobersya tulad ng Hello Garcia at NBN-ZTE deal. Paiigtingin din daw niya ang pagkolekta ng buwis at pagbigay ng trabaho sa bawat mamamayang Pilipino. Reribasahin din daw ni Aquino ang mga naging programa ni Pangulong Arroyo kung ang mga ito ba ay tama at nararapat. At ang pinakasikat niyang pangako, ito, hindi daw siya magnanakaw at